guys! Good morning sa inyo dyan. Kumusta kayo? Happy Friday! Welcome back again sa ating panibagong vlog. So, ayan si Johan. Nag-mobile. Nag-ready na siya. Tapos na siya mag-breakfast. And maya-maya lang konti bababa na kami. Hatid ko lang siya sa gate. Tapos, punta na siya doon banda para gantay ng kanyang bus. Dyan ng banda. Kasi guys, alam niyo naman pag nagbusina yung bus ni Johan, parang may mga nahihimatay. Totoo yun guys, ha? Hindi ako nagbibiro. Pag nagbubusina yun, para na kaming nagpapanik din. Alam niyo yun, na hindi makaantay. Grabe talaga magbusina. But, ayun guys, muli, happy Friday sa inyong lahat. And, pabalikan ko kayo mamaya-maya. Okay. So guys, look at you, darling. Hintay soup, darling. Hanggang gabi na ito, guys. So, sinuko muna siya sa hot water. Hanggang ko lang siya konting hot water, guys. And today, bawal sibuwa kumain siya ng meat. Meron kasi sila kanilang paniniwala. Ayun, hindi lang kami kakain ng meat. Para isang luto na lang ako. So usually guys, pag mga ganyan na, for example, kahit nasa Amerika na si Ama, kasi syempre, alam niyo naman si Buwa, ano, may memory gap siya. So hindi naman lahat na maalala niya. According sa kanilang relayo, na itong araw na ito is bawal sila kumain ng may mga bawang, sibuyas, mga ganun. Pero hindi naman madalas guys, minsan lang yan. Pero parang bihira lang. And ayun, kagabi nga nag-remind si Ama sa kanya, bawal siya kumain ng meat. Hindi ko alam guys ano, pero kasi according yan sa kanilang paniniwala at sa kalendaryo nila. So ayun, kailangan niya lang kumain ng gulay today. Kaya ayun, at kagabi may niluto na akong sag at saka may natira pa with a char. So hindi na ako magluluto, yan na lang yung ulamin namin. Very simple, tsaka gagawa na lang ako aloo fry, parang french fries. So yun ang ulam namin guys ano, at saka yung sag. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano ako magluto ng dal. Iba yung style ko guys sa pagluto ng dal, depende rin sa dal na niluluto ko. So katulad nito, mix-mix na siya. So usually hot water yung nilalagay, no? So actually ganito talaga sila magluto, which is okay lang din yung lasa. At saka depende rin talaga sa lintel, kung ano yung klase ng lintel o dal yung lulutuin. So yan, mix-mix na siya yung pinakita ko sa inyo kahapon. Ganito siya o, mix-mix na siya. Yung nabili ni Buwa, yung orange, tapos yung black na dal. Pero yung pagkaluto niyan mamaya, yung orange, magiging yellow na siya. Hindi ko alam kung bakit. But anyway guys, tingnan nyo na lang mamaya, okay? So ito guys, lalagyan ko konting oil. And then, syempre salt. Yellow powder, turmeric powder. Yan, ganyan lang guys. Tapos takpan and pakuluan. Ayan, susalang natin. With low heat fire lang siya. No? Maliit lang yung apoy. Kasi pag malakas yung apoy guys, ano? Nag-overflow siya. So ito yung niluto ko kagabi na may natira. Pagkakasyahin ko na lang yan sa aming tatlo. Ano? Total tatlo lang naman kami. And then, damihin ko na lang ng aloo fry. Tsaka, syempre yung ginawa ko kagabi ulit na achar. Ayan siya. Gumawa ako. So, ayan guys, yung aming kakainin for today. Kasi kami lang naman. And, pagkakasyahin ko na naman ito. And then, yung mag-slice na ako ng aloo, which is yung patatas. So guys, ano yung natin? Yung ating patatas. Balatan ko yan. So guys, yan yung dal ko. Mix lang natin. Tingnan nyo guys, oh, yung orange naging yellow na siya. Diba? Tapos yung black, parang naging brown. Ganun yung tsura niya. So meron pa kasi akong dal kagabi na tira. Pwede ko naman siyang i-mix dito. Ito yung dal ko kagabi. So, pwede natin siyang i-mix. Nagdagan ko lang siya kunting sabaw. Mainit na water. Huwag naman masyado. Hanggang gabi na yan, guys.
So, ito naman yung french fries natin. Hindi lang nagsisakal na yan. So, konting ghee lang guys ang ilalagay ko. Actually, hindi ko tight ang ghee. Hindi ako pala kain ng ghee. Pero masarap kasi siya sa dal. Nakita niyo, may oil yung dal niyo. May ghee pa. Pero gusto ko rin naman yung lasa. Tapos nilalagyan nila yan ng dry chili. So, hindi ko yan lalagyan kasi mamaya pakainin ko kasi si Johan na dal. Pinapakain ko kasi si Johan talaga ng dal. So, ayan yung garlic. Pwede mo rin siyang lagyan ng meti. At sa parang mag-dark sila. Sunog! So, okay na siya, guys. Usually, yung iba talagang sunog na sunog, ano? So, okay na yan. Silagay lang din. Mag-init na. Masarap ito pag may coriander, no? Na marami. Lagyan ko siya ng coriander. Ayan. Maraming coriander. Masarap. So, ayan mo na natin hanggang sa parang kumulo siya. So, lagyan ko siya. Ito. Sarap ito, guys. Kaiba. Parang munggo lang siya, guys, pag kinain nyo. Parang munggo talaga siya. Okay na rin yan. So, i-off mo natin. Pati yung patates. Yan. So, ayun. Story time muna tayo, guys. Habang inantay ko maluto yung aking sinain. The rest is prepared na. And pasado alas 11 na dito. Brunch time na. So, habang inantay natin, meron akong isi-share sa inyo about sa dowry dito. Kung maalala nyo kasi last, nandito yung dalawang dalaga, ba? Diba? So, medyo matagal din kami ni Mandira hindi nakapagkwentuhan dahil nga sobrang busy sila. And matagal nyo rin silang hindi nakikita sa mga vlogs ko. Gawa nga na, syempre, busy sila guys sa kanilang pag-aaral. At may mga exams sila. So, ngayon, maraming na-share sa akin si Mandira kasi since napag-usapan namin yung dowry, at bakit ba napag-usapan namin yung dowry? Kasi guys, nagkaroon si Mandira ng marriage proposal, no? Yung marriage proposal na yon ang nag-ayos is yung daddy ni Bisal. Yung pumunta sa Australia na kasama ngayon ni Naranbay na pinsan din nila ni Deepak. Si Uncle guys, yung nakikita niyong mataba na maitim, kapatid ni Buwayon sa pangalawang nanay. So, nakikita niyo yan siya pag may mga get-together kami. So, itong nangyari guys, ano, siya nag-ayos nung marriage proposal ni Mandira and yung lalaki may kaya talaga. Andun siya sa Australia. Hindi na siya nag-aaral. Trabaho na siya doon and dito may negosyo. So, since kilala ni Uncle yung pamilya na yon and yung parents, gusto na talaga nilang ipakasal ang anak nila. So, syempre, kay Mandira, hindi siya talo. Ano, panalong-panalo siya pag si Mandira ang kanyang makukuha or kung mag-agree silang dalawa, nakadepende yun. So, ngayon guys, ang nangyari sa marriage proposal ni Mandira at kung bakit inayawan ni Mandira. So, explain ko yan sa inyo guys, ano, bali, nung una, inayos yan ni Uncle kasi dapat after 3 buwan ipapakasal na siya sa lalaki na yan. So, ayun, kinausap ni Uncle si Ama. Then, si Ama, nag-usap sila ni Uncle kasi ganun yung mangyayari guys eh. Siyempre, mga seniors muna, sila, Auntie Uncle, kung ano yung pagdedesisyonan. Tapos, kausapin nila si Mandira. So, ngayon guys, ang nangyari is, di ba, nag-usap na si Uncle tsaka si Ama. O, nag-agree na, no? Dahil, syempre, kilala ni Uncle. At alam naman nila magiging safe yung magiging future ni Mandira. Kasi hindi naman nila yung gagawin kung hindi nila nakikita. So, ngayon guys, sabi naman ni Ama, kausapin na yung tatay at nanay ni Mandira patungkol dito. So, ngayon, kinausap na ni Uncle yung tatay ni Mandira kung ano ganito akong proposal, ako yung mag-aayos dahil kilala ko yung magandang pamilya ito at medyo may kaya, sasabihin natin. Tapos yung anak niya, nandun din sa ibang bansa at may trabaho na siya. Talagang settled na talaga yung lalaki. At asawa na lang talaga yung kulang. Kaya gusto ipakasal talaga ng mga magulang na. Then, ayun, yung sagot ni Uncle, hindi ko kasi alam kung ano isasagot ko kasi nakadepende yan sa anak kong babae. Kasi nga siya
syempre may mga balita-balita or ano man na yun, meron na nga, may nagpaparamdam nga ito sa babaeng ito, sa dalagang ito, kay Mandiran. At sa taga-ibang bansa din siya, pero kalahiin niya at kakas nila. So yun ang maganda dun kasi talagang walang problema dyan si Mandira kung in case man magiging sila. So ngayon, pause muna tayo kasi nag-ingay yung pressure cooker. So ngayon guys, sabi ni Uncle, tanungin nyo na lang muna yung asawa ko. No, sa akin walang problema ko. Ano yung magiging decision ko ako dyan? So ngayon, si Uncle, kinausap na niya si Auntie. So si Auntie, yun naman din ang sinabi niya na nakadepende rin sa anak ko niyan kasi yun din ang balita ko dahil inamin na sa kanya din ni Mandira. Meron nga nagpaparamdam sa kanya na ini-entertain niya na sa ngayon. Kasi doon din sa ibang bansa guys, yung kalahin niya and willing talaga sa kanya at parang seryoso. So sabi naman ni Ama, baka nagsisinungaling lang yan sa'yo, ganito ganito. So ayun, hindi natuloy dahil nung kinausap na siya ni Uncle, inayon niya. At hindi pa daw siya willing mag-for good or mag-settle dahil may mga pangarap pa siya. Gusto pa niyang magtapos ng kanyang pag-aaral at gusto pa niyang magtrabaho and gusto pa niyang i-enjoy yung moment na pagiging dalaga. So, yun ang advice ko kay Mandira na tama lang naman yung ginawa mo. Pero sa kanila kasi, tinitingnan nila yung other side mo, yung magiging future mo. Na syempre ayaw nila na in the future magmukha kang kawawa or mag... Sorry guys, kasi yung pressure cooker ulit. So ayun guys, inayawan yun ni Mandira, no? At which is yung pinakamaganda is nirespeto nila lahat. Hindi naman kasi sila mamimilit guys kung talagang ganun. So mas pinili muna ni Mandira na mag-aral muna siya, tapusin muna niya yung pag-aral niya kasi isang taon lang naman. And which is pwede naman siya antayin daw ng lalaki. Which is pwede naman daw siya antayin ng lalaki kasi nga hindi naman agad-agad magpapakasal, bali i-engage lang sila. Pero ayaw niya talaga guys kasi inamin niya talaga sa akin na Ate Mila, kung gusto ko mga magpakasal, gusto ko love marriage talaga. Sabi niya sa akin, which is napakaganda, pakinggan na no, kasi sa edad niya ganon, gusto niya talaga ang ganon. Sabi pa niya sa akin, Ate Mila, nag-worried lang naman ako kung yung mapapangasawa ko is foreigner. Yun talaga, hindi nila yung tatanggapin. Hindi daw talaga tatanggapin ng kanyang magulang. So yun ang worried niya. So sabi ko, hindi ka naman siguro ma-in-love sa ibang nationality kasi nandito ka. So sa ngayon, syempre yung mga ini-entertain mo, yung kalahi mo, lalong-lalo na yan yung nag-iisa ngayon na ini-entertain mo talaga na which is parang seryoso naman sa'yo kasi parang pinapakilala ka sa kanyang mga kapatid at gusto ka niya pakilala sa kanyang magulang. So yung pinakamaganda din is supportive naman sila auntie at uncle sa kanya kasi since naging open si Mandira sa kanyang parents. Basta yung advice ko sa kanya is na sa tamang edad ka na. And kasi 24 na siya and hindi ka na bata, tsaka sabi ko yung pinaka the best way din kasi uuwi nga daw yung lalaki mga after 2 buwan at or 3 buwan and sabi ko ipakilala yung magulang kasi yan na yung parang balik mo sa kanila na syempre nirespeto nila yung naging decision mo and kung ano ngayon yung ginagawa mo na sinuportahan ka nila. Basta maging honest ka at maging mabuti kang anak at ipagpatuloy mo lang yan dahil kung ano yung mga dinidesisyon mo sa buhay mo, andyan sila na hindi sila nag-against sa'yo. Basta andun ka lang sa kanilang, alam nyo yun, yung patakaran ba? Kasi kahit pa paano supportive sila, pero meron silang rules na dapat kalahi nila at dapat yung hiling lang sa kanya, yung talagang kakas niya. Yun guys. So kaya ayun, at patungkol naman sa dowry, diba na ikwento ko rin sa inyo na dapat i-arrange din siya sa kapitbahay namin at bakit hindi yun natuloy? May mga rason pala. So
So, may mga rason pala guys, ano, kung bakit hindi yun natuloy. Kasi may mga ano din pala guys, patungkol ito sa dowry na tinatawag. Kasi hindi ko maintindihan nun eh, na pag sinabing dowry, ah, yan yung dowry. Parang ganun ba? So, nung nandito kasi siya, in-explain niya sa akin lahat-lahat yun. So, doon ko nalaman. So, sabi ko, maganda ito i-share. Why not i-share ko sa inyo, sa mga nanonood sa akin? Kasi parang napaka-interesting niya. Pero bago ko ituloy yung kwento ko about naman sa dowry, guys, kakain muna kami dahil 11:21 na dito. So, mamaya ikukwento ko ulit sa inyo, ha? So, nakadalawang story time tayo ngayon, guys. At hindi ito marites dahil totoo ito. Okay? So, mag-prepare muna ako at kakain muna kami. So, guys, ito na yung ulam, yung achar, yung sag, tsaka yung french fries. Ito kay Deepak, ito kay Daddy, ito sa akin. So, ayun, guys. So, ayun, guys. Ito na yung dal. Tapos ayan, so yan kay Buwa, si Tipak lagi na tumandal. Tapos na, masarap. So guys, tapos na rin ako. Pilipino talaga ako, may tira talaga. Ayan. Si Buwa, kahit hindi ganun kadami, nilagay ko ng rice. Kasi nga, hindi naman sila ganun guys, ano, kadami kumain ng kanin talaga. Kahit sila ama. So maghugas muna si Sismila, tapos na kami kumain. Gasan ko lang yun. Tapos balikan ko kayo mamaya. Guys, ayusin ko lang ito. Kasi baka masyadong bright. Dito tayo. Sa rooftop. At nagpapahinga na si Buwa as usual guys, yung routine namin. Naafin kumain, kanya-kanya na kami niyan. So si Deepak, andun sa kwarto, nagbabasa ng kanyang paboritong libro. And ayun nga pala guys, update ko kayo sa aking brother-in-law. Yun kanina pa naipadala siya sa amin ng aeroplano na siya. Tapos, naka-business class. And free yun, guys. Kasi nga kumpanya niya ang nagbabayad. So, ayun. Yun nga lang, limited lang talaga ang kanyang pwedeng maidala, ano. So, naintindihan namin yun. Kasi, official ang kanyang pag-uwi, guys. At hindi bakasyon. And hindi nyo pwedeng i-break yung protocol ng security sa work nila. So, kaya ayun, madaming rules. And, syempre, hindi lang siya mag-isa ang uwi. May mga kasama din. So, kaya nga, syempre, hindi na rin kami nagpadala sa kanya ng kung ano-ano. At kung ano lang ang pwede niyo maidala. Para sa amin, yun na lang ang aming pasalamatan. At least, maalala niya kami. So, kaya, ayun guys, anyway, imi-met up din siya namin. Baka bukas or the next day kasi nga holiday naman dito, so hindi ko alam kasi may trabaho sila eh. So hopefully makita nyo rin siya sa vlog ko ulit dahil i-share ko rin naman yan sa inyo. So ayun guys, paano ko ba yun isisimulan ulit yung kwento ko sa inyo dahil durugtungan natin yung sa kapitbahay namin kung bakit hindi yun natuloy at hindi tinanggap ni Mandira that time, ano? Kasi guys, may sinabi rin si Ama pala noon na mahirap kung bakit hindi rin si Ama pala ang pumayag, no? Na may kasal dyan si Mandira dahil mga ano yan guys, local. Yung taga dito talaga ba? Pag sinabi mo mga local talaga na residents, yung taga ano talaga, taga Kathmandu talaga sila. Yung mga katulad ko, taga Bacolod talaga ako. Yung parang mga ganun, no? Kasi inyo, taga Manila talaga kayo. Kung saan ba? Yung parang taga dyan. Kumbaga, dyan talaga yung roots nyo, yung pamilya nyo, dyan talaga kayo lumaki. Alam nyo na ibig kong sabihin, like kagaya sa kanila ni Deepak, hindi sila yung taga-syudad talaga. Kumbaga, taga-village talaga sila. Doon talaga yung roots nila. Pasensya na kayo guys, parang nahingal ako kasi makita ko sa hagdan. So, ayun, ikukwento ko sa inyo. Kasi guys, yung sa dowry, pag-usapan natin. Ngayon ko lang naman nalaman to actually. Yung dowry pala, iba din pala pag nagpakasal sila sa mga talagang lokal. Yung ano ha, yung talagang original na taga Kathmandu kasi parang
very demanding daw na may mga syempre demand sila na kailangang ibigay. So iba din yung demand nila sa lalo-lalo na guys ano pag yung side nyo is lalaki. So pwedeng-pwede kayong mag-demand sa pamilya ng babae. At sa babae naman is bibigyan lang nila ng alahas. Wala naman may na-mention si Mandira kung ilang kg na alahas, basta parang isang set lang. Tapos pag nanganak daw siya, ibang usapan na naman yon, parang sa side din ulit nila na babae yung magbibigay ng gamit ng mga bata, ganito ganyan. Kung arranged marriage yan guys, ha, ang pinag-uusapan natin yung arranged marriage. Tapos guys, love marriage naman, kaya mostly parang pag love marriage, wala na silang pakialam. Yung parang hindi na uso yung mga dowry-dowry na sinasabi, ganito ganyan, wala. Wala sila guys. So mas madali pala yung love marriage no, kasi wala ng dowry-dowry. Tapos yung ano naman, yung arranged marriage naman sa hindi mga local o sa cast by cast lang, yung katulad niyan, kung si Mandira ma-arrange man siya or si Indira or sino man guys ma-arrange sila sa kakas nila, so babae pa rin talaga ang mas maraming ibibigay sa pamilya nung lalaki. At usually ang matatanggap in return is yung bride lang, alahas, yung parang ganun lang guys. So talagang doon ko na-realize na ay ganun pala, kaya pala talagang yung lalaki is mahal talaga yung value sa kanila. Kasi ganun pala ang ibig sabihin nun. So sabi ko nga kay Mandira, so it's better pala, love marriage ano? So kaya wala nang maraming satsat. Kasi yung love marriage hindi naman ganun kamahal kung magpakasal. Simple lang. Kasi talagang nagmahalan kayo eh. Pero pag talagang in-arrange pala kayo, lalong-lalo na pag taga-syudad talaga yung in-arrange sa iyo, ay mas lalong mahal. Kasi pwede pala mag-demand talaga yung pamilya ng babae. Anong lalaki? So, napakahirap. So, kaya yun ang advice ni Ama sa kanila, na as much as possible, huwag kayong pumili ng pakakasalan nyo na taga-syudad daw. Pero sa village daw, sabi ni Mandira, wala silang rules na ganun, unless na yun lang yung rules nila na talagang andun talaga daw. Hindi yan mawawala guys, na sinasabihan talaga sila ng nanay at tatay nila na talagang aslong nakakast lang nila. Usually ngayon kasi guys, sa generation na to, wala na yan. Wala na may mga pumapansin sa mga cast guys. Wala na yan. Dahil noong unang panahon pa yan. Pero alam nyo ba, naniniwala pa rin ako na hanggang ngayon andyan pa rin. Yung iba pinapractice, practice pa rin nila. Ako ha, hindi ko na yan sasabihin kung sinong relatives ni Deepak na talagang sarado pa rin yung utak, na andun pa rin yun sa mundo nila na about sa cast na system. Which is, wala na yan guys. Kaya si Deepak, parang para sa kanya, who cares? Parang wala na yan, who cares about cast? Ganun si Deepak. Kaya ayaw niya pag-usapan ang mga ganyan guys. Kasi diba parang napaka-racist kung pag-usapan ng ganyan. Dahil ngayon guys, ang nauuso na dito ngayon, nagpapakasal na mostly or mga love marriage na guys ang nangyayari. Si Deepak, ang dami niyang kaibigan. Mostly sa mga kaibigan, hindi pa kahit cast yan eh. Pero ang mga asawa, nabilong sila sa next na cast or lower sa cast nila, Deepak. So kaya ayun, kaya parang sila mismo nagiging open-minded na. Pero may mga mayroon pa talaga guys na, ay lokal yan, taga Kathmandu yan. So, yung parang ganun ba na, eh ano naman ngayon kung lokal, eh ano naman ngayon kung taga Kathmandu, yung parang ganun, di ba? Kumbaga si Deepak nga, kumbaga sabi nga ni Deepak, who cares about caste, kung sino pa ngayong mga low caste na sinasabi nila, yun pa yung mas mayaman eh, yung sinasabi ni Deepak. Sino pa ngayong mga low caste na sinasabi nila, yun pa yung mga mas edukado eh. Who cares about that anymore, sabi ni Deepak. Wala na yan. Parang sabi ni Deepak, only ano daw yung mga sarado na ang mga utak yung nag-iisip ng gano'n. Sabi niya noon pa yan, pero ngayon wala na yan, di na yan pinapractice, which is totoo naman guys, totoo naman. So yun, pero yun yung sasabihin ko sa inyo, sasabihin man nila na hindi na nila yan inaano, ganito ganyan, pero may mga mayroon pa talaga guys. Minsan pagsasabihin, ay love marriage sila, yeah, and magka-cast sila. Parang talagang andun
ano ba ang problema kung hindi magka-cast, kung magka-cast. Hindi talaga guys mawala-wala, no? Yung parang hindi talaga mawala-wala sa kanila. So, ayun, at na-share ko lang sa inyo dahil yan ang aming pinag-usapan nung last ni Mandira, ano? Yan ang pinag-usapan namin last. Kaya, so, parang nagkaroon ako ng interest at doon ko talaga nalaman. Pero, unfair din naman, ano? Na kung sa atin, talagang prinsesa. Ako talaga, sinasabi ko talaga sa kanila. Alam niyo ba sa amin, pag babae talaga, talagang prinsesa sa amin ang mga babae. Pero dito, parang, ano eh, yung iba parang napakababa ang tingin nila pag sa babae, alam nyo yun, yung paglalaki parang mataas. Parang alam nyo yun guys na, basta yung iba yun kasi ang pakiramdam ko eh. Lalong nalaman ko na grabe sa kasal, talagang talo talaga yung babae lagi. Sa kasal talaga. At sabi ko nga, better talaga love marriage. Kasi at least hindi kayo talong dalawa. Pareho kayong love nyo ang isa't isa. O, diba? So, kaya ano, kahit pa paano, maswerte na rin yung mga Nepalis na nakapag-asawa ng Filipina. Dahil unang-una, syempre, o depende rin sa mga Filipina, hindi rin naman demanding ang mga Pinay nun. O, bigyan mo talaga ako ng ganito. Pero pagkalahi nila, syempre, andyan yung pamilya, magde-demand talaga. Lalo pag-arrange. Pero kung love marriage naman, yung iba talagang sinusuportahan, full support ng family, mayroon din naman deadma talaga. Dahil hindi boto, ganito, ganito. Mahirap din, guys. Hindi nyo rin masasabi na 100% na supportive talaga yung family nila pag ganun yung nangyari sa mga love marriage. Pero meron naman kami mga kakilala, successful naman, at okay naman yung kanilang relasyon. Shukas na yung Shivara 3 na festival nila, yung Marijuana Festival. So, abangan nyo yan, guys. Hindi ko alam kung makakadalo tayo dahil guys nakita nyo yung shinare ko sa community ko and sa Facebook page ko guys, wag nyo akong kalimutan i-follow. So ayun guys, yung Shivara 3 is isa yan sa mga major festival nila dito sa Nepal, which is every year yan guys, sineselebrate. And yung old ko na videos, pagpasensyahan nyo dahil baguhan pa lang tayo at hindi pa tayo ganun ka-improve that time. So, kaya pagpasensyahan nyo, medyo malikot yung mga kamay natin. Pero, guys, at least na-witness na. So, ayun, guys. Yun lang pwede ko ma-share sa inyo. And once again, sa lahat ng mga kaibigan ko, to all my Nepali friends, happy Shivara 3. And, ayun, guys, bukas na yun. And, abangan nyo na lang. At, kung ma-met namin yung brother-in-law ko, baka bukas, yun, i-share ko sa inyo, mag-vlog tayo. So, see you again, guys. And, I love you all. And, maraming salamat again. Again, guys, sa mga hindi pa po na-subscribe ng aking channel, baka na naman. Mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo sa tuwing may bago tayong upload. So again guys, I love you all and pagpasensya muna, wala muna tayong shoutout. Mag-shoutout lang si Smila nyo kung talagang hindi na ako busy. So I love you all guys, hanggang dito na lang and God bless us all. Bye guys!